Alang-alang ulit sa ekonomiya, pinag-aaralan ng DILG na tanggalin na ang ilang requirements sa pagbiyahe. Isa sa mga iniisip na alisin ang RT-PCR test. Pero nauna na rin yan ang Cebu na nagbukas ng kanilang turismo ngayong araw. May mensahe rin ang kanilang gobernadora sa mga nagmumungkahing i-lockdown ulit ang lalawigan ng Cebu. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bago makapamasyal sa Maynila mula Pangasinan, mahabang oras ang nilaan na magpinsang Lilia at Dominga sa pag-aayos ng mga dokumento. Nakaka-stress kasi pila-pila. Tapos yung naaksaya yung oras. Nakakapagod po dahil marami ka pang lalakadin. Eh siyempre, tapos ang biyahe pa naman eh, hindi ka naman pwedeng makapag-travel ng walang mga ano po, dokumento. Ang ganitong mga komplikadong rekisito tulad ng pagkuha ng PCR test para makabiyahe, pinag-aaralan ngayon ng DILG na alisin na. Gayon din ang pagtanggal sa medical certificate at travel authority. Kung hindi ka naman, wala ka namang manifestation ng symptoms, wala ka rin exposure bago ka bumiyahe, eh hindi ka naman talaga kailangan i-test. Baka raw sapat na ang clinical assessment sa lugar na iyong pinanggalingan at sa inyong destinasyon mismo. Para pagpasok ng traveler, pagpasok pa lang bago sumakay, eh ma-assess na siya ang sintomas ng COVID-19 at magkakaroon din ng clinical assessment pagdating naman doon sa terminal of destination. Kukonsultahin ng DILG ang mga mayor at governor sa panukalang ito. Ano man ang mapagkasunduan, tatalakayin daw sa pulong ng IATF sa Huwebes. Ayon sa DILG, humigit kumulang 2 trilyong pisong kita mula sa turismo ang nawala dahil sa COVID-19 pandemic. Kaya naman mahalaga raw na unti-unti nang buksan ang ekonomiya. Suportado ito ng Tourism Department para raw ma-promote ang matamlay na local tourism dahil mapapadali ang pagbiyahe ng hindi isasantabi ang kaligtasan ng lahat. Naniniwala ang League of Provinces of the Philippines na kailangan ng umusad ang turismo at ekonomiya, pero mas marami sa kanilang gusto pa rin manatili ang requirement na COVID-19 test. Alam mo naman ang COVID ngayon ay mataas pa, lalo na may variants pa, no? So medyo delikado talagang mag-open ang borders para sa mga tourists. Yung mga local chief executives, ibigay natin sa kanila yung poder na dumiskarte. Hindi mo kasi pwede na isang rule applicable sa lahat. Pero nauna na ang Cebu na magbukas ng kanilang turismo ngayong araw. Hindi na kailangan ng PCR test para makabisita sa lalawigan. Ang kailangan lang, medical certificate na inisyo ng doktor 7 araw bago bumiyahe at dapat manatili sa hotel na accredited ng Cebu Provincial Task Force. We will make it easier for all tourists to come in to the province of Cebu. At sa mga nagmumungkahi raw ng panibagong lockdown sa Cebu, may mensahe ang gobernadora. Don't mess with us. We can take care of ourselves. I will not and never again accept a lockdown. Pero ayon sa Octa Research, importante pa rin ang negative result ng PCR test bago makapasyal sa ibang lugar. Asymptomatic could become a problem kapag mataas ang viral load ng traveler na yon. Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 Oras.